Hi Moses, welcome back to my channel. It's me Jen again! And for today's video, voiceover tayo pero gagawa tayo ng ating tutorial sa Key Life for Beginners. 3 products lang gagamitin natin and I'm sure magigets na gets nyo to at gagandain yung kilay. So, just keep on watching! So, ayun na nga mga ses, tayo mag-start na ng ating tutorial. 3 products lang yung kailangan natin. Ayan, isang clear na gel mascara, brow gel mascara. Ayan, like yung BLK. Kahit ano naman na feeling nyo, trusted nyo na. Then, isang brow pencil. Kahit ano din na feeling nyo, trusted nyo ng maganda. And also, si Easy & Co. Okay? Mamaya sa description box, ilalagay ko yung mga recommended ko na products. Okay? But first, ayan nga. Clear gel muna tayo. We need to set and brush our eyebrows so that nakaset na siya at nakaayos lang siya lagi. Okay? So, ayan. Makikita nyo. Iba-brush natin. Pero, ayan. Backwards muna. Yung guguluhin nyo talaga yung inyong kilay. Guluhin nyo muna siya. Then, tsaka nyo siya i-brush pataas. Pataas ng pataas. Ayan. Pataas lang ng pataas. Then, pag feeling nyo na pataas nyo na siya lahat, napataas nyo na lahat, ayan, i-comb nyo siya ng paganyan, yung korte ng inyong kilay. Huwag kayong manggaya ng korte ng iba. Kung ano ang korte ng kilay nyo, yun lang ang gawin nyo para hindi kayo nahihirapan, okay? Next naman mga sis, doon pa rin tayo, pero doon sa unahan ng brows nyo, yung front na hair, itodo nyo yung gel. Kasi, yan yung mas magandang nakatayo talaga eh. So, i-brush nyo lang ng i-brush. Ayan, katulad ng ginagawa ko. Gayahin nyo lang yan. Pero wag yung korte ng kilay ko ha. Kasi, iba-iba tayo ng korte ng kilay. Basta, ganyan-ganyan lang yung gawin nyo. Oh, may nguso pa. Ayan. Then, next naman, yung kabila. Mabilisan na yung kabila, mga sis. Alam nyo na, same lang. Guguluhin nyo, brush nyo pa side, ay pa upwards. Then, yung side or shape ng inyong kilay. Then, yung pinakaharap, double coat ng inyong brow gel. Ayan. Then, press-press nyo para mag-stay put yung eyebrows. Parang laminated siya, pero hindi super laminated. Alam nyo, medyo natural pa rin siyang tignan. Kasi yung iba, pag OA sa laminate, grabe yung itsura. Pero ito, natural look lang yan. Then, kailangan nyo siyang patuyuin. Kailangan mapatuyo mga 10 minutes. Once to you na, yan, hawak-hawakan nyo. Pag sobrang dry niya na mga sis, that's the time that we're going to use the brow pencil, okay? Any brow pencil na trusted nyo na, like yung mga Chuchu Beauty, Vice, yan, yung ganyang kanipis. Dapat ganyang kanipis lang yung brow pencil. And may spoolie sana para mas effortless yung pag-drawing natin. Kasi easy to, para ma-blend lang din siya agad. Ganyan yung itsura dapat ng pencil nyo. Ayan. So, dun sa tail muna, pinakadulo ng brows nyo, buhit nyo lang yan, yung ganyan. You need to follow the shape of your eyebrow talaga. Hindi kayo pwedeng mag-drawing ng iba kung, alam niyo yun, kung gusto nyo yung natural yung itsura. Dapat, kung ano yung korte ng inyong eyebrow, yun ang dapat nyong gayahin. Okay? Huwag kayong manggaya ng iba kasi kanya-kanya tayo mga sis. Ayan. Pero dahan-dahan na super lightweight dapat yung pag-drawing nyo kasi kapag napadiin kayo, ang syongit tingnan nun. So, ayan. Yung strokes nyo pa, dahan-dahan lang. And then, kapag feeling nyo napadark or napadiin kayo, ayan. Yun yung use ng spoolie. I-blend nyo or i-brush nyo para ma-soften yung kulay nung brow pen nyo. Hinuhuli ko yung sa unang hand na part. Tapos, ayan. Ganyan yung strokes pag sa harap. Baba, pataas. Para yung pataas, light na yung color. Ganyan. Dahan-dahan, you need to take your time. Kasi pa isa-isa yan. Parang minimimik nyo talaga yung strands ng eyebrows nyo. Tapos, pag medyo feeling mo makapal-kapal na, ayan, ibabrush nyo siya ulit. Dahan-dahan lang para talagang ma-achieve nyo yung natural look kahit papano ng brows nyo. Kasi kapag nagmadali kayo mga sis, syongit tignan. Kahit yung mga professional na magkilay, they take their time talaga.
Huwag kayong magmamadali. Ayan. Back, o, diba? Huwag kayong masyadong mag-worry kapag hindi siya parang straight na straight yung sa ilalim. Carry boom lang yan. Kasi lilinisin naman yan mamaya. Ayan. Papakita ko sa inyo yung meron, wala. Meron, yung wala. Then now, lilinisin na natin siya using a concealer and a brush na ganyan. Yung parang straight lang siya. Tapos unti-unti lang yung concealer. Yan. Then you will reuse the brush na. Yung super nipis lang. Panlinis lang talaga ng ilalim ng brows. Dapat talaga nag-eyebrows kayo before kayo mag-eyeshadow. Kaso nga lang ito, ginawa ko lang itong tutorial for you mga sis. Kaya nakapag-eyeshadow na ako. Pasensya naman. Pero ganyan. Ayan o, nililinis ko lang yung ilalim. Yan yung reason kung bakit dapat hindi muna kayo mag-eyeshadow. Kasi minsan bumababa talaga yung concealer. Pero okay lang. Kasi yung other end nitong brush na to, pwede niyang ma-blend ng maayos yung mga lagpassers ko dyan. Lagpassers, ayan. Yung other end, yan yung pambiblend ko. Kaya napakaganda niya itong brush na to eh. Very useful, lalo na pang kilay. Or pang gusto mong maglinis ng mga eyeliner mo. Maganda yung brush na yan. Ayan, medyo napasagad lang ako dito sa harap. Parang nupipis masyado. Pero kaya naman yung ayusin. Kaya ano, trial and error talaga, mga sis. Ang pagkilay. Once nasanay na kayo, alam nyo na kung paano i-adjust yung mga pag-drawing nyo or yung pag-blend nyo. Kaya huwag kayo masyado ma-pressure. Practice makes perfect. Taray. Ayan. Napantay ko na. Medyo na-ayos ko na. So, kabila naman mga sis. Paulit-ulit lang yan. Light strokes lang. Huwag sobrang diin. Pag napadiin, i-blend nyo agad. Or linisin agad. Ayan. So, minsan talaga, hindi nyo napapantay kasi diba sabi nga ng mga makeup artists, hindi naman twins ang kilay. They are just sisters. Taray, may pag-ganon. So, minsan hindi talaga super duper pantay. Carry boom boom lang yun. Huwag kayo ma-pressure. Basta medyo presentable lang yung itsura, carry boom na yun. Huwag lang yung OA. So, ayan. Sa harap ulit. Dahan-dahan. Parang naghihimay ka ng tinik. Pa-isa-isa mga sis. Ayan, diba? Oh. Pak, pak, pak. Tingin-tingin din, syempre, kung napapantay nyo ba o hindi, mga sis. Ayan. Tapos binlend ko ulit kasi feeling ko, hindi siya na, parang nakapalan ako, parang ganun. Tapos tingin ka lang din ang tingin dapat para sure ka na hindi ka super na-overline yung mga buhok. Ayan. Tapos minsan, kamay, daliri ko yung ginagamit ko pang blend para mas mag-lighten yung kulay or yung shade ng brow pencil. So, kailangan nakanguso talaga kapag nag-eyebrows. Nguso na naman siya. So, ayan, lilinisin na natin using that brush pa rin. At bakit nakatago dyan? Ayan. Yan, lilinisin natin yung ilalim para medyo malinis siya. Pero ayun, nakikita nyo, may mga parang black pa dun sa ilalim kasi may buhok pa ako dyan. Hindi ko siya na-chani, sorry naman. Pero ayan, ganyan, malinis na siya. So, medyo pantay na din, diba? Brush, brush, brush lang para mas well-blended at mas mukhang natural, ayan. Pati yung mga buhok-buhok ko, diba? Inaayos natin. Ganyan lang, mga sis. Ganyang kadali magkilay. Charot. Hindi siya madali sa una talaga, mga sis. Tiis-tiis lang. Mapapantay nyo din yan kahit papaano. Ayan. Blend-blend lang. Hindi dapat minamadali. Kala nyo, pinakamadali, kilay. Hindi. Kailangan take your time. Ayan. Tapos, mag-final coat pa ako nito para talagang tingnan nyo yung itsura. Di ba parang mas emphasize talaga yung buhok, yung mga strands nung aking eyebrows. Ayan o, di ba? Mas maganda siyang tignan. O, pak. So, ganyan. Parang last touch yan. O, pak, aura. So, ayan. Tatlo lang talaga yung ginamit natin product, di ba? Bonggang-bongga na yung kilay natin. Plakadong-plakado.
So, ayun lang. Yan na yung final look ng ating kilay, mga sis. I hope na gustuhan nyo at may natutunan kayo. This is just for beginners, ha. Meron pa yung mga laminated talaga. Pero, kineme na yun next time na. Pero, ayan. Yan yung lagi kong ginagawa sa aking kilay. So, I hope you like it, mga sis. So, ayun lang, mga sis. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel. Bye!